A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus heals many. As soon as they left the synagogue, they went with James and John to the home of Simon and Andrew. Simon's mother-in-law was in bed with fever, and they immediately told Jesus about her. So he went to her, took her hand, and helped her up. The fever left her, and she began to wait on them. That evening, after sunset, the people brought to Jesus all the sick and the demons possessed. The whole town gathered at the door, and Jesus healed many who had various diseases. He also drove out many demons, but he would not let the demons speak because they knew who he was. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Simon and his companion went to look for him, and when they found him, they exclaimed, "Everyone is looking for you." Jesus replied, "Let us go somewhere else, to the nearby villages, so I can preach there also. That is why I have come." So he traveled throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. Brothers and sisters, the good news of our salvation. Praise you, Lord Jesus Christ. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Praise God. Our gospel for today, brothers and sisters, speaks so much about healing, prayer, and preaching, teaching. In behalf of our head servant of Love Flock, Brother Vincent Bringbong Crisologo, our spiritual director, Monsignor Albert Binos, our head counselor, Brother Jing Mendoza, and our Love Flock Cebu spiritual advisor, Father Shano Ubud. Welcome po sa ating pong Love Flock Cebu, Be Inspired. This is Brother Vic Cabral, your host. Our guest for tonight, brothers and sisters, ay galing po sa malayo. He is our friend in the U.S., Brother Allen Jude Manabat. Later on po, maririnig po natin po yung sharing po niya. And brothers and sisters, grabe no? Our topic for tonight is about following Jesus. Oh, the gospel speaks so much of that, brothers and sisters. Why? Number one, Jesus is the sample mismo. Can we imagine, brothers and sisters, ako, ikaw, tayo po na may sakit. Nakahiga po tayo sa bed, bigla pong si Jesus pumasok doon sa kwarto at umupo po doon sa bed katabi natin at inangat po tayo. Oh, wow, brothers and sisters. Grabe, no? Can we imagine that Jesus present, no? The presence of God is so much. Actually, presence pa lang po ng Panginoon, mayroon na pong kagalingan . And after that, nung pong gumaling kaagad, no? Minsan napakahirap isipin, no? Of course, that is Jesus and he is God, he is the healer. Pero hindi po ba minsan nakaka-witness po tayo ng mga gumagaling? Minsan na-amaze tayo, no? Nakakatuwa. Minsan nga pag may pinipray over ka, bigla na lang babalita sa iyo, gumaling. Wow! Praise God. That is the mystery. Yun po yung misteryo ng ating Panginoon. Nagpagaling ang Panginoon, hindi po tayo, hindi po ako. Ang tayo po ay ginagamit lang upang mag-pray over, mag-lay ng hands para po sa kagalingan ng ating kapatid. Oh wow! Marami rin po dinala yung po mga disipulo, no? Nung araw po na yon, yung mga may sakit, kung ano, isari-sari sakit, different kinds of sickness, demons possessed. Oh, wow. Paano po yon? Di ba minsan pagka yung pong nakakatuwa po kasi naalala ko tuloy yung pong punong-puno ng tao nandun si Jesus, meron pong may sakit, yung mga apat na magkaibigan meron silang dadaling sakit, hindi nila maiharap kasi puno po doon sa pintuan. Ano pong ginawa? Binaklas po yung bubungan. Ano pong ginawa? Ibinaba po yung may sakit. Kaya nga
Ang nakakatuwa po doon eh, I don't know. Siguro titingnan po natin, no? Ang sino kaya may pananampalataya doon? Yung may sakit o yung nagdala? Yung bumutas ng bubong? Friends, people of God, ang Panginoon po ang tinitingnan po sa atin yung ating puso. And for us, the expectant faith, expect by the Lord. No? Yun po yung pinaka the best eh. The second is prayer. No. After that healing session, after that yung pong pangyayari po na yun maghapon hanggang gabi, the next morning, early in the morning, si Jesus mismo nagpunta po sa solitary place. Ibig sabihin ay yun pong tahimik na lugar wherein nagsubmit sa ating Panginoon Diyos Ama. No? Si Jesus ay Diyos Anak, pero nagsubmit pa rin po siya, nagdasal pa rin po, nagpray pa rin po. Tayo po, sa umaga po, nagmamadali po ba tayo pagising? Ha, kapatid, di po ba kumisan na sa umaga pa lang, nagmamadali na tayong gumising eh, para magluto, para minsan nalilimutan na po nating magdasal, sa totoo lang. A simple prayer, yung pong ang prayer po natin, a solemn prayer in the morning. Bakit po? Early in the morning, tahimik. Hindi po magulo, hindi po tayo pagod. Sa totoo lang, no? Eh, hindi tayo kapoy, hindi tayo tired. Kaya nga napakasarap pong magdasal. Submit to the Lord and ask the Lord for the strength for the whole day. No? For the whole day kasi yung buong araw eh, sasabak na naman po tayo sa ating trabaho, sa mga bagay po rito sa mundo, eh meron po tayong lakas. Kaya nga nakakatuwa eh. Si Jesus mismo ay nagpa solitude po siya para siya po ay makipag-usap sa ating Diyos Ama. Tayo po, ikaw at ako, nakikipag-usap po ba tayo lagi sa ating Panginoon? Sa Kanya po ba tayo humihingi ng lakas? Araw-araw po ba nagagawa po natin ito? Praise God, it's pandemic. We have so much time with the Lord. We have so much time to be still, na maging tahimik, makausap ang ating Panginoon. Sa totoo lang, di po ba? Kapatid, yung ating buhay po ngayon, almost one year na po. Isang taon na po. But God is a purpose in this pandemic. Kung titingnan po natin ito, it's a blessing for each and every one of us. A blessing for the family to get intact. No? Yung bonding, yung pagmamahalan, pagsusunuran, pagpapatawaran, pagpapasensyahan. Oh wow, praise God. Yun yung masarap eh. Yung sabay-sabay kayo magdadasal, sabay-sabay kayo magro-rosaryo. Oh, praise the Lord. This is just the time na ibinigay sa atin ng ating Panginoon during this pandemic. Di po ba? Kung wala pong pandemic, lahat po tayo busy. Sa totoo lang, sa umaga, nagmamadali tayong gumising kasi magmamadali na naman tayong magluluto, magmamadali na naman tayong kakain, magmamadali na naman tayong magbibihis, magmamadali na naman tayong papasok, mamadali tayo sa pagtrabaho maghapon, pagdating na naman sa hapon, magmamadaling uuwi, magmamadaling magluluto, magmamadaling kakain, magmamadaling uling matutulog. Ganyan po ang buhay natin eh. Madalas, minamadali po natin ang ating buhay. Wala na po tayong katahimikan. We never pause. Kaya nga, nakakatuwa eh. Lagi ko po naaalala po yun eh. Yung po ba sa release ng trend? Yung stop, look, and listen. Diba? Stop. Look. No? Minsan kailangan po tumigil tayo sa ating kabisihan. Sa totoo lang. Bakit po? Kasi hindi na natin napapansin. Nauubos na yung lakas natin. Nauubos na yung pasensya natin. Nauubos na lahat sa buhay po natin. And still, pati ang kalooban po natin, nauubos na. Kasi bakit po? Wala na po tayong katahimikan. Stop, look, tingnan po natin yung nangyayari sa ating buhay. Baka naman po puro lang kabisihan. Ngayon po, nakita po natin, di po ba? Itong pandemic, marami tayong naasikaso sa bahay. Kita natin kung ano po yung mga nangyari sa bahay. Sa ating mga anak, nakita natin kung ano nangyari sa ating mga anak. Sa ating mag-asawa, nakita po natin. Di po ba? Nung pong wala pong pandemic, sa totoo lang eh, lagi tayong busy. Minsan ang mag-asawa, wala na pong pag-uusap eh. Wala na pong bonding eh. Eh ngayon po, every day, every hour, every minute, every second of our life, brothers and sisters, lagi pong magkasama ang buong pamilya because of this pandemic. That's why this pandemic, I call it a pandemic season.
no? Pinadaan ng ating Panginoon. Bakit po? May purpose. At ang purpose lagi ng Panginoon, yung pong kabutihan para po sa ating pamilya. Para sa iyo, para sa akin, para po sa ating lahat. Sa totoo lang. Prayer. Yun po yung the best na makakausap po natin ating Panginoon. At yun po ang weakness ng ating Panginoon. Yung prayer po natin pagka po tayo nagdasal sa ating Panginoon. And the last is preaching, teaching, outreach. No? Minsan po iniisip po natin yung preaching o yung outreach, yung service. Minsan iniisip po natin yung katulad lang ng mga speaker, yung katulad lang po ng mga nag-outreach sa mga sa simbahan. No, brothers and sisters, we can preach our children. We can preach through our action, doing good, doing something for the Lord through our brothers and sisters. Di po ba? Spreading the good news. And the good news is ours. Tayo po. Tayo po yung good news eh. Sa totoo lang, bakit po hindi magiging good news? Nung pong tayo po ay nag-LSS, nagkaroon ng pagbabago ang ating buhay. Naalala nyo pa po ba? So many years ago, nung pong tayo ay natapos ng Life in the Spirit Seminar. Life in the Spirit. Oh wow. Kasi po, ang buhay po natin nun, puro po human spirit. Ito po, spirito ng ating Panginoon. And since then, brothers and sisters, marami pong nangyari po sa atin at binago ng ating Panginoon. Nabago po yung ating itsura, nabago po yung ating pananaw sa buhay, nabago po yung ating pagsasalita, nabago po yung ating kalooban. Dati, maldito, maldita po tayo. Ngayon po, ibang klase na. Meron na tayong pasensya, meron na po tayong pagtsatsaga, no? Yun yung ibinigay ng ating Panginoon eh, little by little. Hindi po ba natutunan po natin yun sa renewal? Natutunan po natin yun sa ating community sa Love Block? Na paano po? Tayo po lahat, kapatid, yun nga masarap. Pag sumusunod sa ating Panginoon, matututo ka o mapipilitan ka magpakabait. Magbago. Yun yung masarap eh. Pag lagi ka nakadugtong sa ating Panginoon, nagkakaroon ng pagbabago. Pati physical mo, nagkakaroon ng pagbabago eh. Sa totoo lang eh. Oh. Diba, brothers and sisters? Obserbahan po natin, ano na ang nabago sa iyo, sa atin? Ano na nabago? Ang dami na po. Di po ba? Yung ating relationship, mas gumanda po yung relationship natin mag-asawa. Mas gumanda po yung relationship natin bilang magulang at anak. Yung ating kapitbahay, dati kagalit mo, dati naiinis kang, now, hindi na. Bakit po? Kasi nasa iyo na si Jesus. Ikaw na yung good news. Ikaw na yung i-spread. Yan nga, madalas sinasabi ko po eh. Time will come pag naisabuhay na po natin ang salita ng Diyos. You will become a gospel. The gospel is not anymore only the gospel of Matthew, the gospel of Mark, the gospel of Luke, the gospel of John. Time will come pag naisabuhay na po natin ang salita ng Diyos. Brothers and sisters, this will be the gospel according to Brother Allen. The gospel according to Brother George. The gospel according to you. According to your mommy. According to your daddy. According to your anak. Yun na po yung gospel. Kasi anak mo, nakikita mo si Kristo sa kanya. Because what you do with the least of your brethren, you do it unto me, says the Lord. And so, brothers and sisters, napakahalaga po eh. Sa totoo lang eh. Yung pong preaching po natin. Preaching po kasi, minsan doon po ako na natutuwa eh, yung conviction po nung when you preach, no? Preach what you live and live what you preach. Walk the talk. Eka nga, kailangan isabuhay mo. Nung araw, sa totoo lang po, nung araw po, nung nag-uumpisa po ako, nag-outreach, akala ko po ito, talk lang eh. Akala ko pagandahan ng talk. Hindi po pala, pagandahan pala ito ng buhay. Yung salita ng Diyos, itatransfer natin sa ating buhay. Overnight? No. Up to now, 34 years ago, 34 na taon na pakikipaglingkod, pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Hanggang ngayon po, meron pa rin pong binabago ang Diyos sa buhay ko. Sa buhay natin, brothers and sisters. Hindi titigil eh. Bakit? Kasi hindi ka tumitigil sumunod sa ating Panginoon. Yun po yung pinaka masarap. No, when we continue walking with the Lord, following Jesus in our life, brothers and sisters,
magugulat ka na lang eh. Yung buhay mo, nagtataka ka eh. Aba, hindi na ako nagmumura. Aba, sa traffic, hindi na ako nagagalit. Aba, bakit ganito? No? Nagpapasensya na ako. Ang sarap, brothers and sisters. Alala ko tuloy sa farm. Nasa farm kami ni Sister Eme. Isang maga po, sabi niya sa akin, sabi ni Sister Eme sa akin, "Manya pa, di ba dati lagi ka nagluluto ng almusal, sarap magluto. Ngayon naman, baka naman pwede kang ikaw naman magluto. Oh, wow." No? Eh siguro kung lumang buhay po natin yun, eh pambihira ka naman, ikaw nga ang nanay ng bahay, bakit hindi ko magluto? Ang dami kong ginagawa araw-araw eh, tapos ikaw, oh no. Hindi na po ganun. Wow! An opportunity for me to cook. Huh? Eh kasi, siyempre, ang ating pong mga asawa, napapagod din po yan eh. They're getting tired, brothers and sisters, especially yung ating pong edad. Hindi na po tayo bumabata. Kaya dapat nakikita rin natin, yung ating asawa, yung ating husband, baka napapagod na rin sila. Eh, tinatawag ka ng Panginoon to preach. Paano yung preach? Serving our brothers and sisters. Serving God through our brothers and sisters. Oh, wow. Nakakatuwa nga po eh. Everyday po, ang ulam po namin, omelette. Sa totoo lang. Omelette. May buti hindi nagsasawa. Bakit po? Kasi yung sardinas, gagawin kong omelette. Yung peche, gagawin kong omelette. No? Yung kale na hinaanin namin doon sa garden, doon sa farm, gagawin kong omelette. So, everyday, iba-iba yung omelette. Pero still omelette. Praise God, brothers and sisters. What you call that? I call it metanoia. A changes of life in our life. Ito pa, isa pa, sa hanap buhay po. Di ba? Makakapag-preach din po pala tayo sa ating mga kakanegosyo. Makakapag-preach din po pala tayo sa ating mga kadil. Why? Because you are using the way of Jesus. How to deal with them. And how to deal according to Jesus. Transparently, honestly, and look for a business that you can glorify God. Brothers and sisters. Yun po yung pinakamasarap. Na pagka po, minsan kasi akala natin preaching isa simbahan lang. Akala natin preaching itong ginagawa natin na meron tayong FB Live. No. Brothers and sisters, every day, every hour, every minute, every second of our life, it's a preaching. Preaching the gospel. Why? Because when we look at pag po tayo tinignan ng ibang tao, makikita si Kristo. And that is the gospel. And time will come, you will become a living gospel, brothers and sisters. As a wife, as a mother, ano na po ang nabago sa atin na ngayon nag-preach na po tayo sa ating mga anak? As a father, ano ka ng ama ngayon? Brothers and sisters, my dear brother, my dear father, di po ba nagugulat yung ating mga anak? Ang laki ng pagbabago. Ang sarap kaya marinig sa anak mo, kapatid, na sasabihin ng anak mo, "Pa, sana maging katulad mo ako. Ma, sana maging katulad mo ako." And so, brothers and sisters, truly, sa totoo lang po eh, yung pong ating pong topic po ngayon, eh, tamang-tama, following Jesus. And tonight, brothers and sisters, we are so blessed. Why? Because the Lord who will share with us how He followed Jesus. Paano po niya sinundan ang ating Panginoon? No? He is an anointed, chapter head ng ating pong Love Flock Hong Kong, but he is now based in Los Angeles, California, USA. Let us welcome, with the love of the Lord, our brother in Christ, Brother Allen Jude Manabat. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise to Jesus. Amen. Praise God.